actor na nakilala ko na isang na, sa Philippine show business, Christopher De Leon siya po yung pinakauna. Kasi my mom is a huge fan of Tito Bo. And I remember way back nung medyo bata-bata pa ako, we would always watch his films. And lalo na pag nag-aaway sila ni Miss Vilma, parang iiyak kami pareho. So every time, and Tito Bo also reminds me of my father, so parang pareho yung tindig nila. And yun nga, my mom is a huge fan, so every time pupunta akong taping, oh baka gusto to ni Christopher De Leon, nadalhin mo tong tikoy sa kanya, dalhin mo to. No, ako naman yung Tito Bo, pero we, it's just no, I'm also, kasi yun nga, tuwang-tuwa ako makatrabaho sa Tito Bo, and it's parang just to see him with that dedication and the passion, and I think the addiction to the craft na meron si Tito Bo, it's just so inspiring para sa generation namin, because he's so serious with what he's doing, and when I see him, naiisip ko, maybe that's what I'm supposed to be, that I want to be exactly like you. Okay. And I always tell Kim, like, oh, grabe, Kim, naka-excited ako sa Tito Bo, I'm so happy. Yun, I'm just overwhelmed every time I see him. May takot pa rin siya, or kaba, every time? Siyempre meron, grabe, okay. Grabe. But Tito Bo makes us feel very comfortable sa set. Okay. Yes. Eto na, Kim. Una, happy birthday, Tito Bo. Happy birthday! May pa-VTR, mga ano, ako naman naka-work ko si Tito Bo. Maiksi lang sa Ikaw Lamang. As in, super duper fast. Ay, correct. The three generations. In, yeah, sobrang memorable yon. And then, naisip ko, sana mas matagal. Kasi yung kaba ko nun sobra eh. Isang beses, mga few scenes lang. And then now, ngayon na papa ko siya, and then ang dami naming scenes na ginagawa, mga mahihirap, yung parang, Tito, kaya pa ba natin ito? Yung mga ganun. Pero nagsusuportahan kami, very giving, very generous, and isa sa mga hindi ko makalimutan is na sa akin na yung camera, wala siyang shot, pero nasa likod siya ng camera. Kahit hindi siya kita, binibigay niya pa rin same effort and energy na kahit hindi siya kita. So para sa'yo, ay, sige, magaganyan ako sa lahat ng mga magiging ka-eksena ko. Kasi sa tagal mo, syempre, Tito Bo ka na. Sobrang, okay na, ikaw nang bahala. Hindi na lang ka-eksena mo. Uwi na ako. Hindi siya umuwi. Nandyan lang siya. And then, acting pa rin kami, batuhan. Kahit hindi ko siya nakikita, binibigay niya pa rin yung lines and emotions. So, peg ko si Tito Bo. As a girl. Na talaga. Baka maging Tito Bo na ako. Magpatubo na ako ng bigote. Tito Bo. Go, Alan. Okay, last na sa Kim. Kim Shi, how does it feel na parang nagbabalik kayo ngayong 2020? Parang, kailan yung huli nyo? Story of Us. 2016. 2017. Oh, tagal din, no? How does it feel? Kasi parang umalis si Ian dito, pag nag-viva siya, di ba? Parang medyo lumabo yung chance na mag tambal ulit kayo, tas now you're back together. Yes, I'm very happy to be working with Kim again and to be given this opportunity ng ABS-CBN and also Dreamscape family. It's always fun to be around them, and I'm so proud and happy na napabilang po ako dito. And of course, kay Kim, grabe, tagal na namin hindi nagkasama. And it feels different, but at the same time, yung energy and yung chemistry is still there, na every time nakatingin ako sa kanya, na ano pa rin ako. It feels like the first time I was working with Kim. What? Wow. After 3 years, no? Ako yeah. Naman, no, syempre, magkasama kami, yeah. And then, nung nagka-eksena kami, parang nalibago kaming dalawa. Kasi yung parang, character eh. Oo, wow. Nasa character kami. Tapos parang nagtawanan kami. Teka, sundi, parang mahirap pala yung mag-umarte. Parang from the top, ulitin natin to. Yung hindi mga kayo Kim Sian dito. Oo, diba? So parang nakakapanibago din na gawin ulit. Kasi parang natulog siya. Parang adobo na pinatulog mo yung ano yung oil. Ang sarap. Namuti siya. Oo. Tapos pinainit ko, minicrave mo. Yung ganun na ulit. Kasarap. Oo. So parang ganun yung feeling. Adobo. Adobo pinainit. Gusto ko yung sa adobo mo talaga kinumpara. Kasi yung ulam ko kagawin, ninit ko yun naman. Sarap. Sarap siya.
Kim, ano sa tingin mo? Oo, sa tingin mo parang ano yung medyo nagbago na sa inyo ni lumevel up naman na kayo. Tsaka kitang kumbaga meron ng ano eh, maturity talaga. Oh, dahil like now mas open ka na talaga with your kayo ni dalawa ni Sian actually, mas open na kayo sa ano pagiging affectionate niyo sa mga vlogs niyo talagang alam mo yun, hindi kayo ganun before. Ngayon mas ano na, mas showy, mas very open, 'di ba? Hindi naman na kasi kailangan not show, pero parang kita naman na ng lahat. And then, yung mga roles na ginagawa namin, hindi naman na kami tweetums, chummy, ganyan. Yung mga ginagampanan naming role is something very challenging also for us na hindi namin siya ginagawa every day. Na hindi ko naman sinasabi sa kanya on a normal day, shut up! Hindi naman ako gano'n. Wala naman pong gano'n. Pero ano, masaya lang to work with someone that you really know. Yun. Nice. Oo. For the record, ano, I say ano na lang, si Sian. For the record, how long na ba kayo together? Ako, nakalimutan ko na eh. Hindi kasi kami nagbibilang ng panahon. We count our, ano, each and every day our moments together lang. We don't count. Ikaw, Kim, baka may iba kang sagot. Seven years? 88. Charot din. Hindi nga. Binibigay naman na namin lahat. Baka yung numero amin na lang. Oh, wow. Oh, pero, how deep is your love? Oh, can you say nga na mas lumali, mas mahal nyo pa kayo ng isa't isa, Kim? Kasi nagta-travel kayo madalas, di ba? Oh, masaya naman. Masaya. And I'm very happy na kung ano yung gusto ko, gusto niya rin. And then, parang ano, we share our experiences and memories as one. Parang, wow, as one. As one? Yung gano'n, so, parang, aswang. So nakikita mo na, Kim, na talagang ano, in the future, talagang as one na kayo ni Sia. Grabe, parang, siguro we take one day at tulungan mo. Kaya mo yan, ano? Kaya mo yan. Hindi, parang one day at a time, na-enjoy namin yung company namin together. And then, yun, let's see what will happen. Ganun. Ayaw naman namin unahan yung future. So kung ano yung ngayon, nakausap na namin ngayon, yun muna yung chine-cherish namin. Okay, thanks. Eh, may gusto lang akong tanongin, yes, kasi fan ako ng mga director na nakakagawa at nakakatrabaho ang gantong ka-stellar na actors. Direct, you, ano ka na, veterano na kayo sa paggawa ng mga, you've worked with the greatest, the greats. With this Love Thy Woman cast, as marami pa tayong ang huhusay na support, ha? In general, how would you describe the journey, the experience of working with these great actors? Siyempre, nung unang sampa ko, kinakabahan ako. Kasi I've worked with most of them. With Brother Bo, Tito Bo, naka-work mo na? Yes, kasama na po kami sa MMK. Yung okay. Siya doon may lumpo. Lumpo yung kanyang role. Kay Rufa. Oh, yes. And then the kahit sa Saglit. Ah, okay. Jericho and Carmen Sue in Malaysia. Si Miss Rufa, maybe this time with Coco and Sarah. Okay. I've worked with most of them. Pero nakakakaba pa rin kasi ang laki ng project, sama-sama kasi sila yung, alam mo yun, sobrang lalaking mga artista at mga uhusay. Nakakaba pa rin, pero they made me feel comfortable agad. In-embrace nila agad ako, tinanggap nila agad ako. And I felt the trust, thank you. Tapos collaborative work naman kami, yung I often ask them, okay po ba sa inyo to? Or pag ako mismo uncomfortable sa isang line, halimbawa, iuhingi ko yung opinion nila. And most of the time, nag-agree naman kami. Or limbawa, uncomfortable ba kayo sa blocking ko na to? I see it this way. Tama ba? Okay ba kayo sa ganyan? Oh, especially yung mga complicated blocking sa ganyan. I learn from them a lot every day, every taping day. I hope they learn from me too, kahit konti. Pero ano po, nararamdaman ko yung respect namin sa isa't isa. 47 years ka na sa showbiz director. I'm turning 32 next month. And I am so happy. Ayun po, we respect each other, damang-dama yun, and the trust, and ang saya-saya lang namin sa set. Mabigat, matrabaho, gaya sa sabi ni Papa Boy. State-of-the-art ng equipment, madugo gawin. Pero ano eh, tulungan talaga, tulungan. Thank you for nag-extend sila ng cut-off, madalas. Thank you, pag naiintindihan nila kailangan matapos. May mga times na mula umaga hanggang pack-up, iyak ng iyak sila, Kim, sila, Yam, Miss Yula, Miss Jaja.
naiintindihan naman nila kasi yung clustering ng skit. Yun po, it's isa lang masasabi ko, it's a very happy set kami talaga. Pamilyang pamilya. Direct puro kami mga Wongs. Direk ando, ito, the experience. Ako, first time kong nakatrabaho si Kim tsaka si Sian. But the rest? Nakakatrabaho na po sila. Walang difficulty for me because sabi nga ni Direk Jerry, it's a collaborative. So, I pick up kung ano yung mga ibinibigay nilang energy. So, yun. Meron lang one incident with Sian na parang na-trauma yata siya sa akin kasi umiit na pagka-bitches ang mga very light kasi gutom na gutom na ako. Hindi ko alam na nandun siya sa system. Tas, ah, hindi ba pala roll? Hindi na eksena. Nandun lang siya, nagbabasa siya ng script niya kasi yung next scene siya. So parang I'm hangry na. Okay. I'm hangry na. So parang kailangan ng lumipat ng actors. So parang sobra ng pressure. Okay. Tapos medyo hindi ko lang nasabi ako. Hindi pwede sabihin niyo. Pilip ni Direk yung table na gano'n. Tapos biglang napatingin sa akin si Sian, sabi niya, Direk, ganyan ka pala. Sigo, ay, Sian, ba't nandito ka? Ba't nandito si Sian? So parang, oh my God, eh, first time ko naman siyang nakatrabaho. So parang hindi niya nakita yung... Pero of course, hindi ako seryoso doon. It's just out of frustration. Because gusto kong mapaganda naman yung ginagawa namin. So nawala, natawa. Kayo nung kagamit doon sa sa iyo yata. Ay, po, hindi ako nakakuha doon, ha? Okay. Nayakat mo yung tent, ginanon mo yung tent. Kaya nasa loob naman kami. So kami-kami lang yung nakarinig. I mean, hindi ko sino yun. Sino daw yun? Ay, nakalimutan na rin. Basta tali yun. Ang direct blessing, ano, with working with... Oh, definitely. Oh, kasi, they're so much fun working with. And, ang bigat-bigat nung show, pero ang gaang-gaang naman nung mga actors. So, parang, paano ka mabibigatan? Parang, mas magiging ka pang inspired na gawin yung mga eksena kasi game na game sila sa mga eksena nila eh. Okay. So, thanks. Thank you.